From the top, and I'm hating the slack. Couple man slung around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes from the front all the way to the back. Guys, nasa harapan na nga natin si Honda Click 125i. So, ngayon guys, since ni-request ninyo, so gagawa natin to ng 2022 update na review, ano? So, umpisahan muna natin sa kanyang engine. Si Honda Click is a liquid-cooled 4 strokes, single overhead cam, and ESP or Enhanced Smart Power. So, si Honda Click guys is naka-liquid cooled na. So, napaka-advantage noon. Nang sa ganun, pag halimbawa na sa mga long ride kayo, hindi ka naman mong problema guys na mag-overheat yung motor mo. So, i-check mo lang yung tamang coolant level ng motor nyo and you're good to go na and wala ka nang poproblemahin pa. So, pagdating naman sa max power, hindi naman mapagkakailan na si Honda Click ang isa sa pinakamalakas, no, na motor sa kanyang kategorya. Yeah, dahil meron siyang max power na 8.2 kilowatts at 8,500 RPM at max torque na 10.8 Newton meter at 5,000 RPM. So, kung natatandaan nyo guys, na-review na natin si Honda Click, which is yung orange na color. So, yung nasa harapan natin ngayon guys is a color combination ng red at parang metallic dark gray, no? So, para sa akin guys, napaka-astig na ganitong color, ano? At saka ganitong design. So, napaka-simple lang din. Wala ka masyadong makikitang decals. So, dito sa harapan, yung makikita mo lang is yung sticker ni Honda. And then, pagdating naman dito sa side, yan, meron siyang maliit na or konting decals dito na pula. Tapos, may nakalagay na 125i. Tapos, may Honda din dito. And then, pagdating naman dito sa kanyang gilid, dito sa kanyang may fairings, no? May nakalagay na bold na Click, no? Kitang-kita nyo talaga. At the same time, may nakalagay na din na liquid cooled. So, para kasi sa akin guys, the more na mas simple yung design, the more na mas elegant, ano? And at the same time, yung nagustuhan ko dito kay Honda Click 125, equipped na pala siya ng combi brake. So, meaning, no? Pag halimbawa magbe-brake ka dito sa left side, 70% ng brake mo mag-i-engage sa rear wheel and 30% ng brake mo mag-i-engage dito sa front wheel. So, pagdating naman dito sa headlight, so si Honda Click guys is equipped na ng daytime running light. So, kitang-kita nyo naman, napaka-astig talaga ng kanyang eye line. So, yan. Pati meron din siyang angulo dito na katulad din dun kay PCX. Tapos, yan, napakalakas din talaga ng buga ng kanyang ilaw. Then si Honda Click nga pala guys is naka-telescopic fork suspension na, no? Tapos may nakalagay na sticker dito na Showa. So talagang quality, ano? Then naka-single hydraulic disc brake with a single pot piston brake caliper. So yung brand ng kanyang caliper guys is Turico. So yan guys. And then pagdating naman sa sukat ng gulong, meron siyang sukat na 80 by 90 by 14. So yan. Then pagdating naman din sa kanyang cast wheel, napakaganda din ng kanyang color, ano, para siyang metallic dark gray din katulad din nung sa kanyang body.
Yan. So ngayon, dito naman tayo sa kanyang handlebar. Check natin kung anong meron dito. So pagdating dito sa kanyang handlebar, guys, no? So ganun pa rin, naka fully digital din yung kanyang dashboard. So i-check natin yan mamaya. So first, dito muna tayo sa mga grips. Ganun, makapit. Then pagdating naman sa kanyang mga brake levers, yan, naka-matte din yung finish. Tapos yung nagustuhan ko din dito, guys, dagdag sa kanyang safety features is itong kanyang park brake lock, yan. So para sa akin, napaka-advantage na meron siyang park brake lock. Nang sa ganun, pag halimbawa ipapark nyo siya sa mga incline na daan, no, hindi ka naman mong problema, guys, na baka dumaos-dos tong si Honda Click. Kasi safe na yung motor mo pag halimbawa in-engage mo tong park brake lock. Yan. So napakaganda, no? Ganun din. Naka-matte din, no? Dito matte yung finish. Tapos dito parang hindi siya ganun ka-matte. Pero dito matte na matte. Yan. Yun yung napansin ko ngayon lang. Then balik ulit tayo dito. So, pagdating naman sa kanyang side mirror, naka parang typical dahon type siya. So, sa akin, guys, napaka-advantage na may malaking side mirror, ano? Nang sa ganon, kitang-kita mo yung nasa likod mo or nasa gilid mo. Then, pagdating naman sa mga buttons, yan, dito sa right side, nandito yung kanyang electric start. Then, dito sa left side, nandito yung kanyang high beam, low beam, horn, turn signals, and yon, wala na siyang ibang buttons. Tapos, dito naman tayo sa kanyang digital meter panel. I-check natin kung anong meron dito. So, yan. So, dito sa kanyang digital meter panel, guys. So, nandito yung kanyang fuel gauge, no, speedometer. Tapos, meron na din siyang time. So, para sa akin, guys, napaka-advantage na equip na siya ng time. Nang sa ganun, napaka-convenient na, no? Kung halimbawa na trabahante ka, hindi ka naman mong problema na saan ka mag-check ng time mo. Tingin ka lang dito sa motor mo and you're good to go na. Tapos, nandito na din yung kanyang trip A. Tapos, ito yung kilometer per liter mo kung ilan na ba yung dinakbo mo. So, meron siyang two buttons. So, i-check natin dito sa select kung anong meron dito sa select. Yan, trip B, next, average fuel consumption. So, babalikan natin yan mamaya, guys. Meron na din pala siyang voltmeter, guys. So, napaka-advantage nito, guys, no, na meron siyang voltmeter. Nang sa ganun, machi-check mo yung battery health ng motor na to. So, yun yung kanyang gamit nitong si voltmeter. Then next, yan, bumalik na siya. So, zero pa lang, guys, kasi hindi pa to napapatakbo. Then, pagdating naman dito sa set, guys, pag pinipindot natin, walang nag-change dito sa kanyang digital meter panel. Pero, meron siyang gamit, no? Pag halimbawa, magsiset ka ng time, at saka magsiset ka ng inyong oil change indicator. So, yan. Tapos, napakaganda din ng logo dito ni Honda, oh. No? So, pagdating dito sa texture dito, guys, medyo rough na. Yan, tapos dito matte. Yan. Pag halimbawa binili niyo to si Honda Click 125i, guys, no? Meron po siyang dalawang susi na ibibigay sa inyo. So sa mga nagtatanong, hindi pa po siya keyless, no? Naka-mechanical key pa rin po siya hanggang ngayon. So dito tayo sa kanyang mga packets. Yan. So si Honda Click 125i, guys, is meron siyang pocket, no? Dito medyo malalim, so pwede mo itong malagyan ng mga coin purse mo, cellphone mo. Tapos dito mga barya lang siguro, kasi kung halimbawa maglalagay ko dito ng cellphone mo, may tendency na baka mahulog kasi napaka ano lang, babaw lang, unlike dito na napakalalim. So yan. Then pagdating naman dito, no, meron siyang hook sa bitana ng mga plastic pag halimbawa mamamalengke kayo or pupunta kayo ng mall. Tapos meron din siyang footboard dito, malalagyan nyo din ng mga karton, plastic, no, pag halimbawa pupunta kayo ng mall or pupunta kayo ng palengke. So sa mga nagtatanong, saan po ba yung lagayan ng battery ni Honda Click 125i, so nandito po, guys, no. So anyway, kung halimbawa sa baha-baha, secure naman po yung battery ni Honda Click, ano, kasi alam naman natin na pagdating kay Honda, no, sinisecure niya talaga yung lagayan ng battery. Pag magma-merge siya baha, eh, wala ka nang aalalahanin pa. Yan. Tapos dito, wala siyang hook. Matte din yung kanyang finish dito, no? Tapos dito, rough. Yan. So, hindi ka naman mong problema, guys, na baka mag-skid yung sapatos nyo. Tapos dito, may nakalagay na PGMFI and dito, Decals na Click na Bold. Same dun sa kabila. So, pagdating naman dito sa seat, sa texture ng kanyang seat cover, no, magaspang. So meaning kahit anong klaseng pantalon na suotin nyo, yung dulasin ba or yung katulad nung sa akin na medyo rough,
hindi ka na problema guys na baka madulas, no? Kasi napaka-rough na ng texture ng kanyang seat cover. Then, pagdating naman sa kanyang seat cushion, napaka-generous na. Yan. So, sa mga long ride, hindi na po sasakit yung puwet nyo dito. And ang nagustuhan ko din nga pala sa kanya, guys, yung paint job ng kanyang grabber, oh, at the same time yung style, no? Parang talagang na-match dito sa fairings ni Honda Click. Yan, napaka-astig. So, pagdating sa kanyang U-Box capacity, meron siyang U-Box capacity na 18 liters. So, kasyang-kasya dito ang full-face helmet. Pero, depende pa rin sa size, guys, ha, no? At depende pa rin din sa shell. Etong side stand niya, guys, meron na po itong kill switch. So, meaning, hindi nyo po mapapaandar tong motor na to nang nakababa po tong side stand na to, no? So, dagdag safety features po to ni Honda Click. Tapos, pagdating naman sa apakan ng angkas, napakaganda din, nakarubberize na yan. Tapos, ito, may nakalagay na Enhanced Smart Power. Yan, dito din, may nakalagay na Honda. Tapos, sa mga nagtatanong, siya po ay naka-single shock, no? Swing arm suspension. Then, pagdating po sa gulong, yung sugat po ng gulong niya, guys, is 90x90x14. So, yan po yung sukat dito sa kanyang rear wheel. And, siya po ay naka-tubeless tire na. Same lang din po doon sa harapan. So, kanina, guys, hindi ko nga pala nabanggit. Pagdating sa kanyang headlight, siya po ay naka-LED na, no? Maging ang kanyang turn signals is naka-LED na din po. So, i-check po natin yung kanyang turn signals ngayon. So, yan, kitang-kita nyo naman, yan, naka-LED na, napakalakas ng buga. So, talagang modern na din talaga tong design ni Honda Click at the same time, pati na din yung kanyang mga LED lights. So, pagdating naman dito sa likod, ganun din, naka-LED na din, maging ang kanyang turn signals, no? So, para sa akin, napaka-stylish din ang design ng kanyang turn signals, ano? So, hindi siya yung parang overextended na turn signals. And at the same time, pagdating sa mounting, napakaganda din ang pagkaka-mount. So, pag halimbawa sumampa yung OBR ninyo, no? Hindi siya basta-basta mababali. Yan. Ganda. Ang ganda din ang pagkaka-mount. Tapos dito, meron na din reflector, no? Dagdag visibility pagkagabi. At the same time, meron na din pong ilaw yung plaka nyo. Pag halimbawa, ito pong si Honda Click ang pinili nyo, no? Then, pagdating naman dito sa fairings or fender sa likod, napakaganda din ang design. No? Medyo malapit na din sa kanyang gulong. So, meaning, pag halimbawa, dumaan to sa mapuputik na lugar, talsik po dito yung putik. No? Hindi na siya kung saan-saan po tatalsik. So, pagdating po sa braking system sa likod, guys, siya po ay naka-drum brake. So, check natin ano pang bang meron dito. Yan, may cover dito para sa mga putik-putik, no? Para ma-secure po yung engine. At the same time, pagdating dito sa kanyang muffler, napaka-sporty and stylish din, no? Meron din siyang heat guard cover para yan sa halimbawa sasampay yung OBR mo or ikaw, hindi ka na mamamroblema na baka mapaso yung paa mo dito. Tapos napaka-stylish din na dito, oh, ng kanyang aluminum end cap, no? So talagang bagay na bagay dito sa kanyang body build. So, si Honda Click, guys, is equipped na ng ACG, meaning alternating current generator. So, napaka-advantage, guys, na equipped na siya ng ganitong klaseng feature. Nang sa ganon, mas makakatipid po kayo ng gasolina at the same time, mas makakatipid po kayo ng battery. Kasi, pag halimbawa, guys, na tinurn on nyo tong engine ni Honda Click 125, guys, wala na po kayong maririnig na ingay. So, talagang tahimik na lang po pag pinaandar nyo po itong si Honda Click. So, pagdating naman po sa kanyang ground clearance, guys, meron po siyang ground clearance na 132 mm. So para sa akin, tamang-tama lang, hindi siya ganun kataas at hindi din po siya ganun ka baba. Pagdating sa kanyang seat height, guys, meron siyang seat height na 769 mm. So sa height ko na 5'5", guys, medyo nakatipto tayo. Pero kahit ganun pa man po, abot natin si Honda Click 125i. So sa mga may height na 5 flat, 5'3", 5'2", kayang-kaya po itong abutin. Pero sa may mga height na 4'9", 4'8", kaya pa rin po siyang abutin. Yun nga lang is medyo angat na po yung isang paa natin na parang nakaganyan, no? So sa mga may height na hindi ganun ka taasan, friendly po itong si Honda Click 125i para po sa inyo. So kung interested po kayo dito kay Honda Click 125i, meron po siyang SRP na 77,900. Tapos kung gusto nyo po ng hulagan, meron po siyang down payment na 5,610 at monthly amortization for 36 months na 4,046 at rebates na 500.
So, yun guys, kung meron pa po kayong katanungan regarding sa motor na to, comment lang po kayo sa baba. At kung meron pa rin po kayong motor na gusto ipa-feature sa akin, no? Comment lang din po kayo sa baba. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, please don't forget to like, subscribe, comment, share, ride safe, and God bless!